guys. Magkamukha na nga tayo. So, gusto ko lang malaman, bakit ganun yung reaksyon mo kanina kay Papa? Nagugulan po ako. Kala ko po kukunin na ako. So, naramdaman mo ba na ibabalik kita sa kanila, ganun? Ako, naiintindihan ko yung pakiramdam mo. Kasi alam ko naman na talagang napalapit ka na sa amin. At ako din hindi ko ma-explain kanina, anak. Ba't di ka nagtanong kay Papa mo? Masaya ka nakita kayo ng Papa mo? Nanak? So, next target natin, nak, mga kapatid, nak. So, sana mapagbigyan ka, nak, ng mga nag-aalaga sa kanila, nak. Napakiusapan ko sila. Parang masyado kang nabigla. Sobrang nabigla ka ba? Talagang akala mo talaga bibili tayo ng mga gamit mo. Yung mga hindi mo nasabi kay Papa mo, sabihin mo na dito. Lagi ko sinasabi sa'yo na huwag mo nang balikan yung mga masasakit na nangyari na. Importante sa ngayon ay mapagtagumpayan natin yung mga pangarap mo sa buhay na. Ayun, alam mo naman, nandyan si Lola. Ayun si Lola. Lola. Ayun. At nakabantay din sa'yo, no? Tsaka si Lolo. Sana po kapulutan niyo po ng aral. Hindi pa naman po huli para po kay Tatay Alan na para po maparamdam niya o makabawi po para po sa ating panganay. Alam ko lahat po ng nangyayari na pagsubok sa ating buhay, may kaparaanan. Kaparaanan po ng ating Diyos para po tayo ay matuto sa buhay para mas maging matatag po tayo sa araw-araw po nating pamumuhay. At ako na, gusto ko lang na basta ano man ang mangyari, kung ano yung maitutulong ko, kung ano yung kaya kong suporta sa'yo, gagawin ko na para mapagtagumpayan natin yung tagumpay ng buhay mo na. Bibigyan ko po kayo soon update sa mga nagpaabot po ng pagmamahal sa ating panganay. At sa mga hindi po nakapanood, sa mga unang nagpaabot ng pagmamahal sa ating pong panganay, guys, nandun po yun sa part 12 po sa paggawa po ng bahay po kay Kuya Martin. Na-mention ko po lahat doon para po mapandagdag doon po sa ginagawang bahay po. So guys, maraming salamat po, no? At makakaasa po kayo.